So what's up mga kapulch, welcome back dito sa ating YouTube channel at welcome back dito sa ating backyard farm. So for today's video mga kapulch, yung pag-uusapan natin is yung bago nating bili na rabbit. So ayan, pumasok na din tayo sa rabbit farming ngayon dito sa ating backyard farm. So isashare ko sa inyo kung magkano ko nabili, kung saan ko nabili, at kung bakit tayo pumasok ngayon sa pag-rabbit. So itur ko muna kayo mga sa alaga natin mga kapulch. So pasensya na kung medyo maingay mga gansa natin. So ayun yung mga bibe or pato. Ito yung mga gansa natin na may ingay. So ayan sila mga kapoultry. So ito na yung mga sisiyo na nandun sa malaking klulungan natin. Ibinaba ko na sila dito sa lupa para silinis, makapagkalkal na sila. So bali ito is 14. Halo-halo yan, may black astrolorp, may dark mahogany na Rhode Island red, may regular at saka may native chicken dyan. So 14 yan. Still, andito pa rin yung mga breeders natin ng Rhode Island red, pati yung Brahma natin. At ito mga future breeders natin. Yung susunod na mga breeders natin yan. Konting panahon na rin iniintay natin, maging itlog na rin yan kagaya ng mga ito. So yung mga halaman natin, mga itik natin na yan mga kapoultry. So dito, ayan yung mga sisiw ng bibi natin. Pakita ko sa inyo. So ayan sila. Mabilis lumaki, malalaki na. Dito, nandito yung sisiw pa rin to mga kapoultry. May dark mahogany, may regular mahogany, black astrolorp. Kaya lang, anim lang sila dyan. Pero yung dalawang dark mahogany jackpot na tayo dyan. So ito yung binili natin na pabong, unang babae na binili natin. So ayan siya, kasama yung isang rooster natin dyan dati. So dito, nandito mga kapoultry yung ating mahalagang pabo na blue slate at saka white holland mga kapoultry. So andyan sila, lalaki na, ang gaganda. Dito naman, nandito yung ating black astrolorp na rooster. So ayan sila mga kapoultry. Kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. I-hit nyo na yung subscribe button dyan sa baba at huwag kalimutan i-click yung notification bell para may updated kayo sa lahat ng video na i-upload natin. So ayan. Dito madami din tayo naglilimlim na gansa at bibe. So ayan sila, naglilimlim na yung mga yan. At ngayon pupunta tayo dun sa ating azolla pond. Mga tanim natin dun. So ayan sila. Ito, nakabukod tong bakod na to kasi nga kakainin ng mga alaga natin yung mga tanim natin dito. So buhay na yung mga saging, pati itong mga tanglad natin. So buhay na yung mga tanglad na yan. Itong mga saging na to, patay lang yung unang dahon niya, pero buhay na rin yan. So ito yung azolla pond natin. Nakuha na natin yan, naipakain na natin sa mga manok natin. Dito, nandito yung ating mga tanim na Madre de Agua. So ayan, patubo na mga kapoultry. Kung makikita nyo, meron ng supling, lalo na to. So ayan, ibig sabihin buhay na yan. Pag medyo kumapal yung dahon niya, nililipat na natin sila. So ito, mas lalo to buhay na itanlad. Meron din tayong dalawang mulberry dito. Ayan, buhay na din, nakikita ko. Ayan, masupling na. So yan, mga future na pagkain ng mga alaga natin. So ayan. Dito meron tayong pinapropagate na azolla dito or kinukultivate. So ayan, madami na sila. Bali, isang dakot lang inilagay ko dyan before. Pero ngayon, ayan na. Ang dami na. Ayan, dumadami na sila konti-konti. Hindi ko kasi sila pinuno kasi para malaman natin yung diferensya.
pag dumadami na. So balik tayo dun sa mga rabbit natin na bagong bilhin, mga kapoultry. So nakakatuwa kasi patuloy na dumadami yung mga alaga natin, mga kapoultry. So ayan sila. Lalo na yung mga, ayan yung mga manok natin. So ayan mga kapoultry, bali eto na yung mga bago nating bilhin na rabbit. So simulan natin dito sa rabbit cage. So ito nabili ko to 1,000 pesos each. Complete set na, meron ng drinker, meron na ding feeder dun sa loob. So 1,000 pesos sa nagpatulong na ako magpahanap sa kaibigan ko sa mga group din sa FB page. Yun. So ito namang mga rabbit dito. Ito ay lion head na cross daw sa teddy lion head. So this is 1 month old, nabili ko ng 1,700 pair. So ayan mga kapoultry sila. Ito yung babae, ito yung lalaki. So ito mas tipid itong pakainin kasi damo lang yung kinakain nila. Tapos sabi din ng nagbenta sa akin, huwag daw munang pakainin ng pits dahil mainit ngayon. So ayan sila, mababait naman. So mamaya lalagyan na lang natin to ng tank or balde para dito na kukuha ng tubig, mga kapoultry, yung drinker natin. So ayan. So ayan sila mga kapoultry. Sa mga gusto rin mag rabbit farming dyan, huwag kayong matakot subukan mga bago kasi doon natin malalaman kung magiging successful ba tayo. So huwag tayong matakot mag-try ng bagong bagay, try new things sa buhay. So dito tingnan natin, meron din tayo naglilimlim or nangingitlog dito na bibe. So yan, madami na din palang itlog. Dito din madami tayo nangingitlog dito. Ito mga itlog ng Rhode Island Red natin. Meron pa dun, kukuhanin natin dun sa pugad. So dito bibe. Malapit na rin mamisayan mga kapoultry. Dito may bibi din dito at isang native chicken. So nakakatawa kasi patuloy na dumadami mga alaga natin mga kapoultry. So ayan sila. So ayan mga kapoultry, tapos na nating pakainin lahat ng mga alaga natin ngayong umaga. So tapos na dito. So ayan, may natira pa silang pagkain. Tapos na din sila. Pati yung mga pabo natin na Blue Slate and White Holland, tapos na din. So yan, natahimik na yung mga manok natin dahil nabusog na sila. Ayan mga poultry. Tahimik na kanina, ang ingay-ingay nila. So pati mga bibi mga kapoultry, tapos na din. Ayun, hanggang dito na lang siguro yung vlog natin for today. So sana nagustuhan nyo yung video natin for today. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click yung notification bell para may updated kayo sa lahat ng video na i-upload natin. Bye bye mga kapoultry!